notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 84, magmulta ng 100,000 piso. Lumapit si Harold kay Cyrus at nagtanong ng may magalang ng ngiti sa kanyang mukha, Mr. De La Cruz. Bakit ka narito? Narito ako para kumain kasama ang kaibigan ko pero sayang dahil mukhang puno na ang restaurant mo ngayon. Paalis na sana ako, tumingin si Cyrus Guy. Harold at sumagot ng may seryosong mukha. Noong marinig ng mga tao ang usapan sa pagitan ni na Cyrus at Harold, lahat sila ay nalilito. Si Cyrus ay mayroong plain lamang nakasuotan at hindi mukhang isang mayaman at sikat na tao, eh. Iniisip ng mga tao kung paano nagawa ng isang ordinaryong tao na tulad niya na makilala ang manager ng Jack's Restaurant. Siyempre, ito ay isang malaking bulag para kina Joshua and Roxanne. Pamulong si Roxanne nang may nagulat at nalilitong ekspresyon, ano? Paano nakilala ni Cyrus ang manager ng restaurant na to? Nang marinig ang mga salita ni Cyrus, sa sobrang bahala ni Harold ay pinagpawisan siya at kinakabahang humingi ng tawad kay Cyrus, Mr. De La Cruz, patawarin mo ako. Hindi ko alam na pupunta ka rito ngayong araw para kumain. Kung di, naghanda sana ako ng pribadong kwarto para sayo. Ang boss ng Jack's Restaurant ay si Jonathan, isang tauhan ni Cyrus. Alam ni Harold na hindi niya pwedeng galitin si Cyrus kaya wala siyang lakas ng loob na iparamdam kay Cyrus na hindi siya tanggap doon. Ayos lang. Pwede naman akong kumain sa ibang lugar. Tumingin si Cyrus kay Yona at naghahanda ng umalis. Agad na pinigilan ni Harold si Cyrus at nagpatuloy na magsalita, Mr. De La Cruz, sandali lang. Ikinararangal namin na narito ka. Please, dito ka na kumain sa aming restaurant. Magtatawag na ako ng tauhan para magayos ng isang pribadong kwarto para sa iyo ngayon mismo. Nang matanggap ang magalang na pagtanggap ni Harold, napagpasyahan ni Cyrus na manatili pagkatapos ng kaunting pag-alinlangan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga taong nakapila ay napanganga kay Cyrus sa gulat. Ang Jack's Restaurant ay kilala sa Santa Rosa. Kadalasan, kahit ang mga miyembro ng restaurant na ito ay hindi nakakakuha ng mesa ng ganoon kadali. Gayunpaman, nang makita na ang manager ng Jack's Restaurant ay nag-alok na magayos ng pribadong kwarto para kay Cyrus, ang mga tao ay lubos na nagulat at nagtataka kung sino ba talaga si Cyrus. Mukha siyang isang literal na bigatin. Si Joshua mismo na nagulat ay hindi makapaniwalang nakatitig kay Cyrus. Pagkatapos kausapin ng isang waiter, tumalikod si Harold, lumapit kay Cyrus, at sinabi ng may malaking ngiti sa mukha, Mr. De La Cruz, handa na ang pribadong kwarto mo. This way, please. Okay, salamat. Napatango si Cyrus at naglakad patungo sa pribadong kwarto nang walang ekspresyon. Lumapit sa likod niya si Yona, ang kanyang mukha ay nagniningning sa pinanabik. Ang sayang magkaroon ng pagkakataon na kumain kasama ang ganoon kay amang tao tulad ni Cyrus. Sa sandaling malagpasan ni na Cyrus at Yona si Joshua, biglang nagsalita si Joshua. Cyrus, ang galing mo talaga. Hindi lang ikaw ang boy toy ng mayamang babae na to, ikaw rin pala ang boy toy ng may-ari ng restaurant na ito, ano? Nang marinig ang sinabi ni Joshua, ang lahat ng tao sa restaurant ay nabigla. Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan ni Cyrus, walang sino man ang naglakas loob na tumawa. Tumingin si Cyrus kay Joshua at seryosong sinabi, paalisan niyo ang taong ta. Opo, Mr. De La Cruz. Tumango si Harold at sumagot sa isang magalang na boses. Tumingin siya kay Cyrus pagkatapos ay naghanda ng pumasok sa pribadong kwarto kasama si Yona. Sumigaw si Harold sa mga security guard sa pinto, hoy huwag kayong tumayo lang dyan. Kumilos nga kayo, bilisan niyo't paalisan ang taong ito sa ating restaurant. Dahil dun, ang ilan sa mga security guard ay sabay-sabay na lumapit kay Joshua. Sa sandaling mapalibutan siya ng mga security guard, sumigaw ng malakas si Joshua at nang may naiinis na itsura, ano nang ginagawa niyo? Isa akong miyembro ng restaurant niyo. Ang lakas naman ng loob niyong paalisan ako. Tumingin si Harold kay Joshua nang may nagtatakang ekspresyon, oh. Isa ka ba talagang miyembro ng aming restaurant? Bakit ngayon lang kita nakita? Ang Jack's Restaurant ay may mahigpit na mga patakaran para sa kanilang mga miyembro. Sa tuwing may mag-apply ng membership sa restaurant, kailangan nilang mag-submit ng application form at alam ni Harold ang impormasyon ng bawat isa sa kanilang mga miyembro. Sa ganoong paraan, makikilala niya ang kanyang mga customer at tatrituhan sila ng maayos. Oo, ito ang membership card ko. Nilabas ni Joshua ang membership card na hiniram niya sa kanyang kaibigan upang dali-daling patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi na pagtanto na isang katangahan ang ginawa niyang iyon. Sir, pwede ko bang makita ang card mo? Pulong ni Harold kay Joshua. Siyempre, binigay ni Joshua ang membership card kay Harold.
Pagkatapos makuha ang card, binigay ito ni Harold sa isang waiter at sinabi sa isang mahinang boses, pakicheck na ang identity ng membership card na ito. Opo, tumango ang waiter at nagsimulang suriin ang card. Bilang resulta, agad na namutla ang mukha ni Joshua. Iniram lang niya ang membership card na iyon mula sa kaibigan niya, eh. Hindi sa kanya iyon. Nag-aalala na malalantad siya, tumigil ng sandali si Joshua at bumulong kay Roxanne, huwag na nga. Teryo na Roxanne. Sige, tumango si Roxanne at naghanda ng umalis kasama si Joshua. Sa sandaling iyon, biglang umabot upang pigilan si Joshua at nagtanong ng may seryosong mukha. I'm sorry, sir, pero hindi ka pa pwedeng umalis. Di, bakit hindi ako pwedeng umalis? Nauutal si Joshua sa panic. Hindi pa namin ako confirm na isa kang miyembro ng aming restaurant. Sumagot si Harold sa isang napakakalmadong tono. Mr. Zamudio, ang may-ari ng card na ito ay si Mr. Paul, ang president ng Embrace Win. Ang boses ng waiter ay maririnig sa buong restaurant. Sa sandaling marinig ni Harold ang sinabi niya, hindi niya mapigilan na sumimangot. Sinabi niya ng may seryosong mukha, nakita ko na si Mr. Paul, at sigurado, akong hindi ikaw si Mr. Paul. Tumitig si Joshua kay Harold ng may awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Napatingin si Roxanne kay Joshua ng may nagtatakang itsura sa kanyang mukha. Ano nang nangyayari? Bakit kailangan ni Joshua na gumamit ng membership card ng ibang tao kung mayaman naman siya? Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagtanong ng mahina si Roxanne. Joshua, anong nangyayari? Well, Roxanne, kiniram ko ang membership card na ito mula sa isang kaibigan. Alam ni Joshua na hindi na niya mate at tago pa ang katotohanan, kaya wala siyang ibang magagawa kundi ang aminin na hiniram niya ang card mula sa ibang tao. Ano? Iniram mo lang yon? Oh, bakit kailangan mo pa yung gawin? Hindi mo naman ako kailangang dalhin dito. Si Roxanne ay nagulat. Sa sandaling ito, si Harold na nakatayo sa tabi ay biglang nagsalita, well, dahil inaamin mo na magiging madali na lang ito para sa atin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Joshua kay Harold. Ang aming restaurant ay mayroong mahigpit na patakaran. Ang sino mang magnakaw o manghiram ng membership card ng iba para makakain dito ay kailangang magmulta, sabi ni Harold ng may seryosong mukha. Multa, hindi makapaniwalang tumitig si Joshua. Kay Harold. Opo, multa ng 100,000 piso, sagot ni Harold ng mahina. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Harold, si Joshua ay namutla. Hindi man lang umaabot ng 1,000 piso ang pera niya. Paano niya magagawang magbayad ng ganoon kalaki? Literal na namamatay na si Joshua sa kanyang isipan. Kabanata 85, dinala siya sa isang fast food restaurant. Upang mapagpatuloy ni Joshua ang pagpapanggap na siya ay isang mayamang lalaki sa harap ni Roxanne. Lubos siyang naghihirap para lang makahiram ng membership card ng Jack's Restaurant mula sa kanyang kaibigan. Akala niya ay pwede niya lang ipakita sa waiter ang membership card at pwede na siyang kumain. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang mga tauhan ng Jack's Restaurant ay mayroong impormasyon ng bawat isang miyembro at ang manager rito ay pamilyar sa lahat ng kanilang mga miyembro. Ang mas malala, ayon sa patakaran ng Jack's Restaurant, ang sino mang manghiram o magnakaw ng membership ng iba ay pagmumultahin ng 100,000 piso. Upang makuha ang puso ni Roxanne, naging sponsor si Joshua ni Roxanne noong siya ay nag-re-livestream nitong nakalipas na ilang araw. Bilang resulta, gumagastos siya ng 10,000 piso araw-araw. Dagdag pa roon, nagrente pa siya ng isang BMW at isang mamahaling kasuotan. Ang pera na ginastos ni Joshua ay inutang lamang sa lahat ng kanyang mga kaibigan, kaya matagal na siyang baon sa utang. Kaya hindi niya kayang bayaran ang multa na yon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Harold kay Joshua ng may poker face, please magbayad ka na ng multa ngayon, pagkatapos ay pwede ka nang umalis. Si Joshua ay nagulat at mahinang sinabi, ano? Wala ka namang karapatan para humingi sa akin ng multa. Anong gagawin mo sa akin kung ayaw kong bimagbayad? Wala kaming gagawin, pero kung hindi ka magbabayad ng multa, ika-cancel namin ang membership ng card na hawak mo. Nanliit ang mga mata ni Harold at sumagot sa isang mahinang boses. Nang marinig iyon, si Joshua ay natigilan habang ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Iniram niya ang membership card na ito mula sa isa sa napakayaman niyang mga kaklase. Kapag nalaman ng kaklase niya na ang kanyang membership ay na-cancel, hindi niya pakakawalan si Joshua. Ang mga membership card na ito ng Jack's Restaurant ay hindi isang bagay na kayang makuha ng ordinaryong mga tao gamit lamang ang pera. Tumingin si Joshua kay Harold at bumulong pagkatapos ng mag-alinlangan, nagmamadali akong umalis ng bahay ko kanina kaya hindi ako nakapagdala ng ganoon kalaking pera. Pwede bang sa susunod ko nalang bayaran ang multa? Well, pwede ka namang magbayad gamit ang
credit card o pumunta ka sa malapit na bangko kasama ang isa sa mga waiter namin dito para mag-withdraw ng pera, sabi ni Harold ng may seryosong boses. Tumingin si Joshua kay Harold ng may nahihiyang itsura at walang ideya kung ano ang sasabihin. Wala naman talaga siyang ganoon kalaking pera eh. Nang makita ang nabiglang ekspresyon ni Joshua at si Roxanne ay lubos na nalito. Akala niya ay si Joshua ang mayamang tao na nag-sponsor sa kanya ng milyon-milyong piso noong siya ay nagli-live streaming. Gayunpaman, ngayong hindi man lang siya makapagbayad ng 100,000 piso, si Roxanne ay nalilito. Dahil hindi man lang isang miyembro si Joshua ng Jack's Restaurant, bakit dito niya ako dinala para kumain? Si Roxanne ay nagsimulang maghinala sa mga kinikilos ni Joshua. Sa sandaling iyon, tumingin si Joshua kay Roxanne at sinabi, "Roxanne, may pera ka bang dala dyan? Pwede bang tulungan mo muna akong bayaran ang multa na to? Babayaran kita pag uwi ko." Nang marinig ang sinabi ni Joshua, ang lahat ng nasa restaurant ay tumingin sa kanya ng may matinding pagtutol. Tanging mayayaman na tao lamang sa upper class ang may pagkakataon na kumain sa Jack's Restaurant. Nang makita si Joshua na humingi sa isang babae ng pera, hindi nila mapigilan na malitin si Joshua. Gayunpaman, si Joshua ay wala sa mood na magkaroon ng pakialam sa ganoong mga bagay. Gusto na lamang niyang magbayad ng multa at umalis sa restaurant kasama si Roxanne sa lalong madaling panahon. Hindi tumanggi si Roxanne sa kahilingan ni Joshua at mabilis na naglabas ng isang bank card mula sa kanyang bag at binigay ito kay Harold. "Ako na ang magbabayad ng multa para sa kanya." Pagkatapos tumingin kay Roxanne, walang sinabi si Harold at agad na dumiretso sa reception kasama ang bank card ni Roxanne, naglalabas ng 100,000 piso mula roon. Pagkatapos bayaran ng multa, napabuntong hininga si Joshua sa ginhawa at dali-daling lumabas ng restaurant kasama si Roxanne. Sa sandaling umalis sila, tumigil ng sandali si Roxanne at tinanong si Joshua sa isang mahinhin na tono. "Joshua, may tinatago ka ba sa akin?" "Siyempre, wala," sagot ni Joshua tila nagtataka. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpatuloy siya, "Roxanne, hindi ka naman nagdududa sa akin dahil lang nanghiram ako sa iyo ng 100,000 piso mula sa iyo, hindi ba? Sinabi ko naman sa iyo na nakalimutan kong dalhin ang bank card ko noong umalis ako ng bahay. Nangangako ako sa iyo na ibabalik ko ang pera sa iyo later." "Hindi 'yon ang ibig kong sabihin," mabilis na sabi ni Roxanne. "Eh, anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang malaman kung may nangyaring masama sa iyo. Kung oo, pwede mo namang sabihin sa akin." Akala ni Roxanne ay kakaiba ang kinikilos ni Joshua ngayong araw. Hindi niya katulad ang mahinhin at mapagbigay na si "the past is over." Kaya gusto niyang malaman kung may problema. "Huwag kang mag-alala, walang nangyari, ayos lang ako. Pumunta na lang tayo sa ibang restaurant." Sa sandaling maramdaman ni Joshua na hindi nararamdaman ni Roxanne ang kasinungalingan niya. Patago siyang napabuntong hininga sa ginhawa. "Oh, sige," tumango si Roxanne at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating sila sa isang fast food restaurant. Dahil sa katotohanan na dinala siya ni Joshua sa ganitong lugar, si Roxanne ay mas naghinala sa tunay na pagkatao ni Joshua. Kahit na walang pakialam si Roxanne kung saan man sila kumain, naisip niya na kung talagang mayamang tao si Joshua. Hindi siya dadalhin dito ni Joshua para kumain. "Diyos ko, totoo ba ang lahat ng sinabi sa akin ni Cyrus? Sinungaling ba talaga si Joshua?" Bigla itong pumasok sa isipan ni Roxanne. Gayunpaman, hindi yun makabuluhan para kay Roxanne. Umiling siya para alisin iyon sa kanyang isipan at sinundan na lamang si Joshua papasok ng fast food restaurant. Samantala, nakauwi na si Margox. Kinubad niya ang maganda niyang takong at naglakad patungo sa sofa ng malungkot. Nang marinig na nakauwi na si Margox, agad na tumakbo si Monica palabas ng kwarto at nakangiting sinabi kay Margox, "Margox, nakauwi ka na rin." "Monica, bakit ka narito?" Si Margox ay bahagyang nagulat noong makita niya si Monica sa kanyang bahay. Sumagot si Monica sa isang mahinang boses, "Wala akong magawa sa school, eh kaya narito ako para makasama ka." "Oo nga pala, nabalitaan kong nagtingin-tingin ka ng mga villa ngayong araw." "Kumusta naman? Ang ganda ng lugar ng villa na nagustuhan ko, tapos ang ganda pa ng neighborhood pero masyadong mahal. Alam mo mas mahal pa yun sa 70,000 pesos. Walang ganoong pera ang ama ko ngayon. Hindi namin kayang bayaran yun," sabi ni Margox nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos marinig ni Monica ang presyo, hindi niya mapigilan na mapahiyaw, "Diyos ko, 70,000,000 pesos. Humuso siya at nagpatuloy, nababaliw na ba ang mga real estate developer na yon? Paano nila mabibenta ang ganoon kamahal na villa? Bakit hindi na lang sila magnakaw sa isang bangko? Anyway, hulaan mo kung sino nakasalubong ko sa sales office kanina," mahinang tanong ni Margox. Nagtanong si Monica, ang malaki niyang mga mata ay kumukurap, "Oh, sino?"
Nakasalubong ko si Cyrus. Mahinang sagot ni Margox. Pagkatapos ng isang sandali, nagpatuloy siya, sinabi pa niyang bibilhan niya ako ng isang bilya. Kalokohan. Kahahagad na tumawa ng malakas si Monica. Napahawak siya sa kanyang tiyan at nakangiting sinabi, "Hindi ako makapaniwalang ang lakas magyabang ng taong yun." Sa sobrang hirap nga niya ay nagpupulot lang siya ng mga bote para kumita. Kahit na buong buhay niya siyang magpulot ng bote, imposibleng makabili siya ng isang bilya na nagkakahalagang higit pa sa 70 million pesos. Pero ngayon, gusto kanyang bilhan ng isang bilya. Nakakatawa naman siya. Well, baka magawa niya yun sa susunod niyang buhay. Ako nga, noong magsasalita na si Margox, biglang tumunog ang kanyang phone. Mabilis niya itong sinagot at nagtanong, "Hello, sino po ito?" "Hello, ito po ba si MS Suarez?" Mahinhi na tanong ng lalaki sa kabilang linya. "Opo, Margox Suarez po." "Hello, Miss Suarez. Ako po si Alfred Villamor Ang, General Manager ng Villa Neighborhood Sales Office ng Golden Pavilion." Nang marinig yun, si Margox ay nabigla at nalito. Nagtataka siya kung bakit siya tinatawagan ng General Manager ng Sales Office. Kabanata 86, mayroong gustong magbigay sa kanya ng villa. Makikita ang pagkalito sa mukha ni Margox nang malaman niya na si Alfred Villamor Ang caller, ang General Manager ng Golden Pavilion. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, mahinahon siyang nagtanong, "Hello, Mr. Villamor, anong maitutulong ko sa inyo?" "MS Suarez, nasabihan akong pumunta ka sa sales office namin kanina at tiningnan ang ilan sa mga villa namin, tama ba ako?" Nakasinging tanong ni Alfred. Dito na nagkaroon ng kutob si Margox kung bakit siya tinawagan ni Alfred. Sa palagay niya ay gusto siya nitong tanungin kung mayroon ba siyang nagustuhang villa at kung gusto niya ba itong bilhin o mga ganoong bagay. Maraming pinuntahan ng mga sales office si Margox nitong mga nakaraang araw para tumingin ng mga bilya at kaya naman marami na siyang natanggap na ganitong tawag. Gayunpaman, ito ang unang beses ni Margox na makatanggap ng tawag mula sa general manager ng isang sales office. "Oo, binisita ko nga ang sales office nyo kaninang hapon. Kahanga-hanga ang mga bilya nyo pero wala akong bibilhin sa kanila. Tatawagan ko kayo kapag nagdesisyon na akong bumili." Pagkatapos itong sabihin, ibababa na sana ni Margox ang phone. Mabilis na nagpaliwanag si Alfred, "MS Suarez, sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Hindi ako tumawag para magtanong kung bibili ba kayo ng villa. Oh, kung ganoon, anong gusto niyong malaman ang attitude ng mga empleyado mo sa trabaho?" Tanong ni Margox dahil medyo naguguluhan na siya. "MS Suarez, ganito ang nangyari. Mayroong bumili ng villa na nagustuhan nyo at niregalo ito sa inyo. Pwede ba kayong pumunta ngayon at pirmahan ang kontrata?" Malawak ang ngiti ni Alfred habang nagtatanong, "Mayroong bumili ng villa na nagustuhan ko at niregalo sa akin. Niloloko mo ba ako? 70 million pesos ang halaga ng villa na iyon. Sino naman ang ganoon kagalonta?" Labis ang pagkagulat ni Margox, hindi siya makapaniwala. "That's fantastic. Siguradong niloloko ako nito. Seryoso ako, MS Suarez. Kailangan nyo lang dalhin ang ID card nyo at pirmahan ang kontrata. Pagkatapos sa inyo na ang bilya, mapagpasensyang," sabi ni Alfred. Sandaling nag-alinlangan si Margox habang hawak-hawak ang kanyang phone. Sa kanya mahinang sinabi, "Sigurado sinusubukan mo akong iskaman para padalhan kita ng pera, ano? Mangarap ka, bakit ako preregaluhan ng kung sino man ang isang bilya ng walang dahilan? Hindi ako tanga, huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ako mahuhulog sa bitag mo." Pagkatapos nito ay kagad na binaba ni Margox ang tawag. Saka siya bamulong habang nakangisi ang mga labi, buwisit. Hindi man lang pinoprotektahan ng mga sales officers na iyon ang mga information namin. Kaninang hapon lang ako tumingin ng mga bilya, nakatanggap na kagad ako ng scam call, nakakainis. Akala ni Margox ay mayroong tao mula sa sales office na nagbigay ng information niya kay Alfred na isang swindler at sinubukan siyang tawagan para lokohin siya na magbigay ng pera. Karaniwan na nga ang mga ganitong panloloko at maraming mga tao na ang naloko sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi nagsisinungaling si Alfred. Pagkatapos ibaba ni Margox ang tawag, nakangiting nagtanong si Monica, "Margox, anong nangyari?" Hindi sineryoso ni Margox ang tawag ni Alfred kaya mahinahon siyang sumagot, "Wala naman. Scam call lang. Narinig kong mayroong bumili ng villa para sa iyo, tama ba?" Nagpatuloy sa pagtatanong si Monica. "Oo, 70 million pesos ang halaga ng villa na yon. Sino naman ang bibili yon para sa akin? Siguradong niloloko ako ng lalaking iyon," na pangiwi na lang si Margox. "Baka naman totoo. Sinabi ni Cyrus na bibili siya ng villa para sa iyo, hindi ba? Baka talagang tinupad niya ang pangako niya," sabi ni Monica habang bahagyang nakangiti.
Monica, pakiusap ho, huwag mo eh kung paglaruan. Alam ng lahat na isang mahirap na estudyante lang si Cyrus na kumikita ng pera sa pagpupulot ng mga bote. Paano niya makakayanang bumili ng isang bilya? Sagot ni Margox kay Monica habang napapailing sa inis. Ano ka ba, Margox? Baka mayaman talaga si Cyrus at hilig lang niyang magpulot ng bote sa school kapag wala siyang ginagawa. Kaya naman kaya kanyang bilhan ng bilya. Ano sa tingin mo? Kahit na anumang sabihin ni Monica, hindi. Naniniwala si Margox na talagang bumili si Cyrus ng bilya para sa kanya. Lalo na at alam ng lahat kung anong klaseng talunan si Cyrus. Imposibleng kaya nitong bumili ng bilya. Monica, huwag mo nang latein si Cyrus. Alam kong mahirap siya pero hindi siya ganoon kasama, mahina ang boses ni Margox. Isa talaga siyang jerk, no? Noong unang beses ko siyang nakilala, natambo siya at sinubukan niya akong landin. Ang mas malalapat nang hihingi siya sa iyo ng 80,000 pesos na panggastos kada buwan. Bukod pa rito, ginagis niya pa sa ere ang lahat ng pera noong huling beses na tinulungan kitang ihatid ang pera sa kanya. Kahit na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, hindi aabot sa 50,000 pesos ang nabawi ko. Kapag naiisip ko ito, gusto ko siyang patayin, baka sa mukha ni Monica ang galit, pumipintig ang kanyang mga sentido. Ang sama mo kay Cyrus ng oras na iyon, hindi ba? Kaya siya nagalit at hinagis lahat ng pera sa ere. Naaalala ko ang nangyari, Monica, inirapan ni Margox si Monica. Sabay pa rin lumaki ang dalawa. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Nang marinig iyon, nilabas ni Monica ang dila at saka binulungan si Margox. Hindi naman ako ganoon kasama sa kanya noong araw na iyon. Hindi ko inakala na mainitan ang ulo niya. Monica, sigurado akong lahat ng tao ay mayroong pride. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa ibang tao. Subukan mong magpakabait, mahinang saad ni Margox. Oh, please. Isa lang gigolo si Cyrus na nabubuhay dahil sa babae. Hindi siya karapat-dapat respetuhin. Iyon ang klase ng lalaki na pinakaayaw ko sa lahat. Monica, nang makikipagtalo na sana si Margox kay Monica, tumunog ulit ang phone niya. Sandaling nag-alinlangan si Margox bago sagutin ang tawag. Hello, Miss Suarez. Ito si Alfred Villamor mula sa Golden Pavilion, magalang na sabi ni Alfred. Nang marinig ni Margox ang boses ni Alfred, medyo nawalan na siya ng pasensya, Mister. Villamor, sa tingin ko naman ay nalinaw ko na ang sarili ko kanina. Hindi mo ako maloloko sa kasinungalingan mo. Hindi ako naniniwalang mayroong bibili ng bilya para sa akin, kaya pakiusap, huwag mo ulit akong tatawagan, okay? Ms. Suarez, nagsasabi ako ng totoo. Magtiwala kayo sa akin. Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng pulis kapag tinawagan mo ulit ako, sigaw ni Margox, galit na galit. Ms. Suarez, tingnan nyo ang number. Number ito ng sales of ice ng Golden Pavilion. Kung isa talaga akong sinungaling, paano kita matatawagan gamit ang number na ito? At saka, hindi nyo kailangan na magbayad. Kailangan nyo lang pumunta sa sales office namin at pirmahan ang kontrata. Sa tingin nyo ba ipapapuntahin ko kayo sa sales office namin kung isa akong swindler? Mabilis na paliwanag ni Alfred. Nang marinig ito, tiningnan ni Margox ang caller ID sa kanyang phone screen. Upang makakuha pa ng information tungkol sa bilya na nagustuhan niya, tinawagan niya noon ang sales office ng Golden Pavilion at ito rin ang eksaktong number na kasalukuyang gamit ni Alfred para tawagan siya. Oh, dear. Sigurado ka bang mayroong bumili ng bilya para sa akin? Napasigaw si Margox, hindi makapaniwala. Dito naman sumagi sa isipan niya ang sinabi sa kanya ni Cyrus. Kabanata 87, hindi ko pwedeng tanggapin ang bilya na ito. Noong makabangga ni Margox si Cyrus sa pinto ng sales of ice, sinabi sa kanya ni Cyrus na bibilhin niya ang bilya na gusto niya. Gayunpaman, akala ni Margox ay nagbibiro lamang siya at hindi iyon sineryoso. Sinabayan pa niya si Cyrus at nagbiro na pakakasalan niya si Cyrus kung talagang bibilhin nito ang bilya na iyon para sa kanya. Pinili ba talaga ni Cyrus ang bilya na iyon para sa akin? Paano siya nakakuha ng ganoon kalaking pera? Nanalo ba siya sa loto? Pagkatapos masiguro na hindi man loloko si Alfred, si Margox ay parehong nalilito at nagulat na tutulala. Masyadong hindi makatotohanan ang mga nangyayari. Ms. Suarez, andyan ka parent po ba? Tanong ni Alfred. Dahil doon, nagising si Margox mula sa pagkatulala at mabilis na sumagot, oo, andito pa. Ikaw ba talaga ang general manager ng Golden Pavilion? Ms. Suarez, kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, pwede kang pumunta ngayon sa sales office namin at makikita mo. Nangangako ako sa iyo na hindi kami ihingi sa iyo ng bayad at hindi rin namin masyadong aaksayahin ang oras mo, mahinhin na sabi ni Alfred. Sige, bibilisan kong pumunta dyan, mahinang sagot ni Margox pagkatapos ay pinatay ang telepono.
Tumingin siya kay Monica at sinabi, "Monica, aalis na muna ako." "Margox, ano nang nangyayari? Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ng manloloko na yun? Paano magagawa ng iba na bilhin ang bilya na yun para sa'yo nang walang dahilan?" "Huwag kang magpaloko," sabi ni Monica kumukurap sa pagkalito. "Tinawagan ako ng taong yun gamit ang number ng sales office ng Golden Pavilion. At saka, inimbitahan niya ako na pumunta sa sales office at makipagkita sa kanya ng personal. Kung talagang manloloko siya, bakit niya sasabihin sa akin na pumunta roon? Malalantad lang ang mga kasinungalingan niya kapag ganon, di ba?" Mahinang sagot ni Margox habang hinahanap ang susi ng kanyang kotse. "Margox, siguradong hindi yan totoo maliban na lang kung talagang binili ni Cyrus ang villa na yun para sayo. Kung ganun, sayo lang niya nakukuha ang mga kinikita niyang pera at ang villa na to ay nagkakahalaga ng higit pa sa 70 million pesos. Sigurado akong wala man lang siyang 700,000 pesos. Paano pa kaya ang 70 million, bulong ni Monica. "Mas maganda kung pupunta na lang ako sa sales office para makonfirm ako. Pagdating ko doon, malalaman ko kung totoo nga yun." Pagkatapos mahanap ang susi ng kanyang kotse, mabilis na lumabas si Elle. Margox ng kanyang bahay ng nakatakong. "Margox, hindi pwedeng pupunta ka roon ng mag-isa. Sasama ako sa'yo." Dinaba ni Monica ang hawak niyang ice cream at dalidaling sumunod kay Margox. Pagkatapos ng higit pa sa kalahating oras, sina Margox at Monica ay dumating sa sales office ng Golden Pavilion. Pagkatapos bumaba ng kotse, natatakot na sinabi ni Monica kay Margox. "Margox, sa tingin ko ay wag na tayong pumasok doon. Paano kung nakipagtulungan ang manloloko na yun sa mga staff ng sales office? Siguro may magtatali sa atin sa sandaling pumasok tayo. Natatakot ako. Huwag kang mag-ala, Monica. Nag-research na ako tungkol sa Golden Pavilion. Ang real estate development company na to ay kilala sa real estate industry sa bansa natin. Nakafocus lang sila sa mga project na may kinalaman sa mamahaling mga villa. Kaya imposible para sa ganito kalaking kumpanya na makipagtulungan sa isang manloloko para lang lokohin tayo." Sa sandaling iyon, wala sa isip ni Margox ang tanong kung niloloko ba siya. Sa halip, mas iniisip niya kung mayroon ba talagang bumili ng isang villa para sa kanya. "Sigurado ka bang hindi tayo nanganganib?" tanong ni Monica, ang maganda at malaki niyang mga mata ay nagniningning. "Oo, Monica, huwag kang mag-alala," sabi Margox. Naglakad siya ng nakatakong patungo sa sales office. Nag-alinlangan ng sandali si Monica bago sumunod kay Margox. Sa sandaling si Alfred na nababalisang naghihintay sa sales office ay nakita si Margox na pumasok, lumapit siya sa babae at nakangiting sinabi, "Ms. Suarez, mabuti naman at narito ka na kung mas natagalon ka pa, nakapagsara na sana kami." Tumingin si Margox sa paligid ng sales office at walang napansin na kakaiba. Nakita pa niya ang ilan sa mga sales ladies na nakita niya kaninang tanghali. Nakakunot ang kanyang noo, nagtanong si Margox. "Ikaw ba ang general manager ng sales office na ta?" "Opo, ako nga, kinalulugod kong makilala ka, Ms. Suarez. Ito ang aking business card." Magalang na binigay ni Alfred kay Margox ang kanyang business card at nagpatuloy, "Ms. Suarez, dahil narito ka na, wala ka naman ang pinag-aalala, hindi ba?" Napatingin si Margox sa business card ni Alfred at nagtanong sa isang mahinhin na boses, "Mr. Villamor, totoo ba na may bumili ng villa na iyon para sa akin? Ano ang nangyayari? Sana naman ay hindi ito isang klase ng marketing tactic." Sa sandaling pumasok si Monica sa sales office at sinigurado na hindi sila nanganganib, naglakas loob siyang magtanong sa isang malambing na boses, "Mr. Villamor, kung ganun ay pwede nang lumipat si Margox sa villa." "Siyempre naman. Pakiusap ay mag-relax lamang kayo, Ms. Suarez, inihanda ko na ang lahat ng mga kontrata. Basta't pipirmahan mo ang lahat ng yun, ang villa ay iyo na. Huwag kang mag-alala, hindi kami manghihingi sa iyo ng pera. Ang Golden Pavilion ay isa sa top 3 companies sa real estate industry sa bansa natin at kami ang gumawa sa karamihan ng mga villa rito sa Santa Rosa. Hindi kami kailanman magsisinungaling sa'yo," sabi ni Alfred nang may ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ako makapaniwala, sigurado ka ba na hindi ko kailangang gumastos ng kahit piso sa villa na yon?" Hindi pa rin makapaniwala si Margox sa mga sinabi ni Alfred. "Opo, Ms. Suarez. Sinisiguro ko sa'yo." Tumingin si Alfred kay Margox at tumango. "Sumama ka sakin para makita mo ang kontrata." Nanatili lamang roon si Margox at nag-alinlangan habang nakakunot pa rin ang kanyang noo. Pagkatapos ay sinundan niya si Alfred patungo sa meeting room. Sa sandaling makarating sila sa meeting room, nilabas ni Alfred ang kontrata at binigay ito kay Margox. Pinasa niya ito ng maigi at walang nakitang problema. "Isa nga iyong kontrata para sa villa na gusto niya.
Basta't pipirmahan niya ang kontrata na iyon, ang bilya ay kanya na. Gulat pa rin, binaba ni Margox ang kontrata na hawak niya at tinanong si Alfred nang nakakunot ang kanyang. Noo, Mr. Villamor, pwede bang sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari? Ms. Suarez, tulad ng sinabi ko sa iyo sa telepono, may bumili ng bilya na ito at hiniling sa akin na bigay iyon sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit kita tinawagan at pinapunta rito, marahan na paliwanag ni Alfred. Pwede ko bang malaman kung sino ang bumili ng bilya na ito para sa akin? Tanong ni Margox nang may nagtatakang itsura sa kanyang mukha. Ikinalulungkot ko na hindi ko pwedeng sabihin. Iyon, Ms. Suarez. Sinabi sa akin ng buyer na itago ang kanyang pangalan, kaya humihingi ako sa iyo ng tawad. Humingi ng tawad si Alfred sa isang mahinhin na tono. Pagkatapos noon, tumingin si Margox kay Alfred tila lubos na nagtataka. Pagkatapos malaman kung ano ang nangyari, bumulong si Monica kay Margox. Margox, maaari kayang regalo yun mula kay Cyrus. Sinabi ni Margox sa isang mahinang boses, paano yun naging posible. Wala nang ganoon kalaking pera si Cyrus. Sino kaya yun? At bakit? Ang lahat ng iyon ay lubos na nakakalito para kay Margox. Ms. Suarez, kung wala ka ng problema sa kontrata, pwede mo na itong pirmahan ngayon, sabi ni Alfred sa isang magalang na tono habang nakatingin kay Margox. Tumingin si Margox kay Alfred at nagtanong sa isang seryosong paraan, Mr. Villamor, gusto ko pa ring malaman kung sino ang bumili ng bilya para sa akin. Umiling si Alfred at sumagot, Ms. Suarez, lubos akong humihingi ng tawad pero hindi ko talaga pwedeng sabihin sa iyo kung sino. Nangako ako sa kliyente ko na iyon. Sige, di, hindi ko pipirmahan ang kontrata at hindi ko tatanggapin ang bilya. Pagkatapos nun, binaba ni Margox ang kontrata, tumayo, at naglakad palabas ng meeting room. Kabanata 88, may balak ka bang dalhin ako sa isang hotel? Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Alfred na tatanggihan ni Margox ang bilya. Mabilis niyang hinabol si Margox at sinabi ng may hiwi sa kanyang mukha. Ms. Suarez, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa iyo kung sino ang bumili ng bilya para sa'yo. Sasabihin ko naman sa'yo kung pwede lang. Pasensya na talaga, mahinang sinabi ni Margox, ayos lang. Hindi ko na lang pipirmahan ang kontrata. So, susukuan mo na ang bilya na ta? Tanong ni Alfred, nagmumukhang malungkot. Hindi, pero hindi ko na tatanggapin maliban na lang kung sasabihin mo sa buyer na harapin at kausapin. Ako, gusto kong malaman kung bakit niya binibigay sa akin ang bilya na ta nang hindi man lang pinag-isipan kung gusto ko ba to tanggapin o hindi. Hindi ako basta-bastang tumatanggap ng regalo mula sa iba nang walang dahilan. Kahit na gustong-gusto ni Margox ang bilya na iyon, hindi iyon nangangahulugan na tatanggapin niya iyon. Nang hindi inaalam kung ano ang nangyayari at kung sino ang nagbigay noon sa kanya. Mayroon din siyang prinsipyo yun ang pinagkaiba niya sa ibang mga babae. Kung ito ay ibang babae, malamang ay pinirmahan agad nila ang kontrata at dalidaling tinanggap ang bilya. Ang bilya ay nagkakahalaga ng higit pa sa 70 million pesos Sa sandaling ibenta yun, makakakuha pa sila ng at least 60 million pesos perang sapat na para sa isang babae na mabuhay ng marangya sa natitirang oras ng kanyang buhay sa harap ng ganoong tukso. Gayunpaman, si Margox ay nanatiling kalmado at makatwiran, alam na walang bagay ang nakukuha ng walang kabayaran sa mundong ito. Kaya, bago pa niya malaman kung sino ang buyer at kung bakit nito binili ang bilya para sa kanya, hindi kailanman tatanggapin ni Margox ang bilya na ta. Tumingin si Alfred kay Margox at nagmakaawa sa isang mahinang boses, Ms. Suarez, gusto ko lang matapos ang trabaho ko. Pirmahan mo na lang ang kontrata, please. Pilinaw ko naman sa'yo. Hindi ko tatanggapin ang bilya na ito maliban na lang kung sasabihin mo sa akin kung sino ang bumili nito para sa akin, sagot ni Margox ng may poker face. Tumingin naman siya kay Monica at sinabi, Monica, anong ginagawa mo dyan? Pero na, Margox, siguro ay pwede nating. Si Monica ay walang intensyon na umalis sa sandaling iyon. Sa halip, nakatingin siya sa mga kontratang nasa mesa ng may kakaibang intensyon sa kanyang mga mata. Noong mapansin ni Margox na walang balak umalis si Monica, pag-alit niyang sinabi, Monica, umuwi na tayo, ngayon mismo. Margox, isa tong bilya na nagkakahalagang higit pa sa 70 million pesos. Basta't pipirmahan mo ang kontrata, sayo na ito. Sigurado ka bang aalis ka na at susukuan to? Sabi ni Monica kay Margox tila nababalisa. Sumagot si Margox ng may seryosong mukha, hindi ko nga kilala kung sino ang nagbigay nito sa akin. Paano ko magagawang tanggapin yan? Ano bang pinag-aalala mo? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nangangarap na makakuha ng isang bilya ng libre? Hindi ako makapaniwala na ayaw mo tong tanggapin, sabi ni Monica, bahagyang nairita sa kinikilos ni Margox.
Tumingin si Monica kay Alfred at nakangiting sinabi, "Mister, Villamor ako ang pinsan ni Margox. Pwede bang ako na lang ang tumanggap ng villa kung ayaw niya tong tanggapin?" Umiling si Alfred at sumagot sa isang mahinahon na boses, "Pasensya na pero sinabisa akin ng aking kliyente na ang villa ay kay MS Suarez lamang dapat ibigay. Monica, hanggang kalokohan ang pinagsasabi mo." Pero na nga, sa sobrang galit ni Margox sa mga salita ni Monica ay wala siyang masabi, dali-dali niyang hinayla si Monica palabas ng meeting room. Nang makita yon, mabilis na sinabi ni Alfred, "MS Suarez, pakiusap ay pag-isipan mo ito ng mabuti. Umaasa akong tatanggapin mo ang villa. Sabihin mo yan sa taong binili ang villa para sa akin," sagot ni Margox at naglakad palabas ng sales office. Nalulungkot, sinundan ni Monica si Margox palabas ng hindi nagsasalita. Ang lahat ng mga sales ladies sa sales office ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig, hindi nila maintindihan kung paano niya nagawang tanggihan ang isang libreng villa na nagkakahalagang higit pa sa 70 million pesos. I-asterisk ng ina, nababaliw na ba ang babaeng yon? Pagkatapos umalis ni Margox na pabuntong hininga si Alfred, sa lungkot nilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Cyrus, ngunit ang phone ni Cyrus ay nakapatay. Pagkatapos umalis ng sales office, nakaramdam si Monica ng matinding pagtataka at tinanong si Margox. "Margox, ba't hindi mo nalang tanggapin ang villa na yon? Nagkakahalaga yon ng higit pa sa 70 million pesos." Umupo si Margox sa kotse at sumagot ng may poker face, "Walang libre sa mundong ta. Hindi ako naniniwalang may bigla na lang bibili ng isang villa ng walang dahilan." Noong lubos na naghihirap ang kumpanya ng ama ni Margox, mayroong nag-alok sa kanya na tulungan ang kanyang ama, ngunit ang kapalit nito ay kailangang pakasalan ni Margox si Cyrus. Simula ang insidente na iyon, napagtanto ni Margox na walang libre sa mundong ito. Sino ang bibilhan kang ganoon kamahal na villa tapos hindi sasabihin sa iyo kung sino siya? Masyadong kakaiba, bulong ni Monica nang may hindi pagkatuwa noong maisip niya na determinado si Margox na tanggihan ang mamahaling villa. "Wala akong ideya," umiiling na sagot ni Margox. Pumasok sa isip niya ang lahat ng kakilala niya noong maisip niya kung sino ang taong iyon. Kahit na marami ang mayamang mga lalaki na nanliligaw sa kanila, wala sa kanila ang ganito kay Omen. At saka, ang kasalukuyang mga nanliligaw kay Margox ay hindi mayaman sa puntong kaya nilang bumili ng isang 70 million pesos villa para sa isang babae. Sa isang iglap, hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ni Monica at sinabi, "Margox, pwede kayang si Cyrus yun. Paano yung naging posible?" Napangiwi si Margox, hindi siya naniniwala na kayang bumili ni Cyrus ng ganoon kamahal na villa. "Margox, bakit hindi mo tawagan si Cyrus at tanungin siya? Siguro ay binili niya ang villa para sa'yo. Dahil nanalo siya sa loto o kung ano," mahinang paghihimok ni Monica. "Huwag kang ang makulat, ang villa na yun ay nagkakahalagang 70 million pesos. Kahit ang mga taong nanalo ng first prize sa loto ay nakakakuha lang ng 5 milyong piso. Kung ganun, kailangang manalo ni Cyrus sa loto ng 14 na beses, parang hindi naman yun posible," sabi ni Margox sa isang malamig na boses. "Tanungin mo lang kasi, siguro ay marami siyang biniling tiket ng loto." Wala na akong ibang maisip maliban sa kanya, pagpapatuloy na paghihikayat ni Monica kay Margox. Pagkatapos ng sandaling pag-alinlangan, naalala ni Margox ang pinanggako niya kay Cyrus. Pagkatapos nun, nilabas niya ang kanyang phone at tinawagan ang number ni Cyrus. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin si Margox kay Monica at sinabi, "Nakapatay ang phone niya. Sandali lang, pwede kong makuha ang home address ni Cyrus. Tatanungin ko ang mga kaibigan ko." Nilabas ni Monica ang kanyang phone at nagpadala ng mga text sa kanyang mga kaibigan mula sa Laguna University. Si Cyrus ay medyo sikat sa Laguna University, kaya madali lang malaman kung saan siya nakatira. Sa sandaling makita ni Margox na sinusubukan ni Monica na kuhain ang home address ni Cyrus, nag-alinlangan siya ng 2 segundo bago mapagpasyahan na pigilan si Monica. Gayunpaman, masyado siyang curious na malaman kung si Cyrus nga ang taong bumili ng villa para sa kanya. Samantala, si Roxanne ay nasa fast food restaurant kasama si Joshua. Habang sila ay kumakain, pinag-isipan ni Roxanne ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Joshua. Mula sa nangyari kanina, sa tingin ni Roxanne ay hindi talaga isang mayaman na tao si Joshua tulad ng sinasabi niya. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay mukhang mas bigatin pa sa kanya. Gayunpaman, wala siyang balak na sabihin ang laman ng kanyang isipan. Baka totoo ang sinasabi ni Joshua, posible na nakalimutan lang talaga niya ang kanyang bank card noong siya ay lumabas ng kanyang bahay. Marahan na binaba ni Roxanne ang pagkain na hawak niya at tumingin kay Joshua na nakaupo sa harap niya. "Roxanne, busog ka na ba?" nakangiting tanong ni Joshua. Tumango si Roxanne at sumagot, "Oo. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi?"
Dahil doon si Joshua ay nabigla at sinabi sa isang mahinhin na tono, "Well, maaga pa naman at saka nakabili na ako ng 2 movie ticket ngayon lang. Paano kung manood muna tayo ng movie? Sorry, pero medyo pagod kasi ako ngayong araw. Gusto ko nang umuwi para magpahinga," bulong ni Roxanne. Nakatingin sa kanya, nag-alinlangan si Joshua ng sandali at marahan na sinabi, "Roxanne, malayo ang bahay mo mula rito. Mas maganda kung hindi ka muna uuwi. Ngayong gabi o kung di, hindi ka makakapagpahinga ng maayos." Kumurap si Roxanne at nagtanong ng may nalilitong itsura sa kanyang mukha, "Eh, saan ako pupunta? Pwede akong kumuha ng isang kwarto sa malapit na hotel. Sa ganoong paraan, pwede pa tayong magkasama ng mas matagal," nakangiting sabi ni Joshua. Nang marinig ang mga salita ni Joshua, si Roxanne ay nagulat at nabahala. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na gusto ni Joshua na dalhin siya sa isang hotel.